Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at good evening po mga kapapong. Siyempre po sa mga bisita namin at lagi namin nakakakwentuhan, nakakasama dito po sa Papong TV. Kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload. Araw-araw po tayo naghahatid ng tulong sa mga kaibigan natin na namumblema sa usapang relasyon. Pag-uusapan natin today ay napakahalaga mga kapatid. Dahil syempre, lagi tayong may katanungan. Lagi tayong nalilito. Hindi nating alam kung nasaan na tayo sa kanya, kung saan banda na ba tayo, kung tayo po ba ay mag-move on or sadyang dediretso pa rin po sa layunin natin. Alam kong sinasabi ng puso natin, i-express mo, huwag mong tigilan at gumawa ka ng paraan mga kapatid. Pero ngayon ay nagiging marunong na tayo. Kumbaga natututunan natin yung mga bagay-bagay, kung anong dapat nating ipakita at iparamdam sa kanya, which is actually very effective naman po talaga mga kapapong. Pero, di ba, mas importante pa rin na tumingin tayo ng mga signs para malaman natin kung tayo ba talaga ay nasa tamang oras na mga utol. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kapapong. Pero bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back po sa inyong lahat at magandang araw mga kapapong. Bago tayo dumiretso, nice ko po muna sanang maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga short video natin, mga latest update natin, mga bago po dito po sa Papong TV mga utol. Talakayin na natin ngayon kung ano ba ang pwede nating makita at maramdaman, mga signs mga kapatid, which will identify kung anong pwede nating gawin. Kung tayo po ba ay dediretso pa sa kanya, susuyuin po ba natin, mananahimik ba tayo mga kapapong, or magno-no-contact na lang po ba tayo? Sa ngayon, naiintindihan ko po ng lubusan dahil po na-experience na rin po natin itong mga kapapong na tayo po ay nasa kalagitnaan kung saan naiipit tayo, nasasaktan tayo, nanghihina tayo mga kapapong at nalilito, hindi nating alam kung uusad pa ba tayo dun sa mga pangarap natin dahil sadyang huminto ang mga pangyayari. Pero ang mabigat ay hindi natin matigilan ang pagka-miss natin sa kanya. Yung halimbawang isip tayo ng isip at nagpapanik tayo dahil napapansin natin, dahil naiisip natin, kinakabahan tayo na habang araw, habang tumatagal ay lalong lumalala ng lumalala po ang pangyayari. Marami tayong na-overthink at naiisip nga po natin na baka tuluyang hindi na po magkabalikan o hindi na nga po maibalik ang dating samahan nyo mga utol dahil nga po napapansin natin na medyo tumatagal na nga po siya. Pero sa totoo lang, proven na rin po yan scientifically, psychologically mga kapatid na naturally habang tumatagal ay lalong gumaganda po ang situation ng isang breakup. Dahil syempre alam naman po natin na punong-puno ito ng mga negatibong pangyayari mga utol. Mga galit, emotions, puhan, may konting sumbatan mga kapatid at selos. Lahat yan mga utol ay tinuturing natin ng mga negative thoughts na nawawala din naman po sa tamang oras. Kaya nga po, paminsan-minsan, mas mapapabuti pa ito kung halimbawang tumatagal. Pero syempre, habang nangyayari ang mga utol, ay dapat tignan din po natin ang ilang mga napaka-importanting senyales. Alam ko po na napakarami nito, pero ang babanggitin po natin ay yung tatlo na kumbaga ay hindi natin masyadong napapansin dahil itinatago po niya ito. Dahil kung ito'y nakikita natin mga utol pero binabanggit po niya na wala siyang pakialam at nakikita nga po natin na hindi pa rin po siya nakikipagbalikan, hindi pa rin po siya gumagawa ng paraan o nakikipagbalikan despite na nakikita na po natin at tatlong bagay na to. Ang sinasabi ko po rito mga kapapong ay meron tayong malaking pag-asa. Sa tamang approach at sa tamang panahon ay siguradong magbabago ang pagtingin ng ex mo sa'yo. Number one, ibinibida at ipinufront mga kapatid yung bagong nangyayari sa kanya. Halimbawa nga po yung third party niya na halos wala naman po talagang dating pero binibigyan po niya at ini-emphasize po niya na ito po ay better than you. Ipinuflaunt po niya mga kapatid yung bagong relasyon. Ito mga utol ay talagang ipinopost niya sa FB, ipinapaalam sa atin by means of common friends or direktang sinasabi sa iyo mga kapapong na siya po ay kasalukuyang nasa ganitong klaseng relasyon.
Ito po mga utol ay hindi ko po sinasabi na pagka nangyayari yan ay automatically gusto na niyang bumalik sa atin. Ang sinasabi ko rin po rito mga utol ay nakikitaan po natin siya na siya po ay emotionally attached pa rin po sa atin. Dahil ang taong walang pakialam or walang feelings ay hindi na po magkikare o mababother pa na sabihin sa iyo yung mga bagay na yon. Automatically, ikaw ay iiwasan, ikaw ay walang maririnig mga kapapong. Pero kung siya ay kumbaga ibinibida yung bagong nangyayari sa kanya na tipong parang pinagseselos ka mga utol at ifinofront pa nga po sa FB, social media mga kapatid, ito po 92% ay directly intentional po para sa atin. Na kumbaga, rebound siya, third party siya, wrong relationship siya mga utol, pero kung ituring ng ex natin ay parang nasa pedestal. Ibang klase po ito mga kapatid. Dahil in reality naman, alam naman po natin na maling relasyon yan. Bakit po? Hindi pa siya emotionally free eh. Pero tumalun siya kagad sa isang relasyon. So paanong naandun po kagad sa on top? Ang situation kung saan hindi pa siya emotionally free. Siyempre may mga pagdadaanan po dapat yan. Kaya kung napapansin natin na masyadong ipinopronta mga kapatid at parang nasa pedestal nga po ang kabago-bagong relasyon ng ex natin, ito po ay makukonsider natin na isang drama or palabas mga utol. Mataas ang porsyento na ito po ay ginagamit para sa atin. Dahil nga, purpose driven po ito mga utol. Number 2 po, ay lagi po siyang may excuse o lagi po siyang may eksena para makontak ka. Tulad nga po na binanggit ko earlier mga kapatid, ito po ay hindi nangangahulugan na siya po ay dapat na natin balikan o siya po ay bumabalik na sa atin. Ito po ay mga senyales na siya po ay may nararamdaman pa rin at emotionally attached nga po siya dun sa nangyaring relasyon po sa inyo. Maaring mahal ka pa rin niya, maaring sobrang nagkikare pa rin siya, pero syempre alam naman po natin, paalala ko lang, na siya po sa kasalukuyan ay seryoso sa breakup. Pero kung makikita natin ang mga bagay na to mga utol, ay maaaring gawin na po natin yung mga tinatawag na proseso tulad ng no contact, radio silence at cut connection. Dahil nga binanggit ko, ito ang mga signals na alam kong dinideny niya makipagbalikan o yung feelings niya sa inyo. Pero kung nakikita natin to mga utol, kabaliktaran po ito na mga actions na ginagawa niya. Madalas na ginagawa po ito ng mga ex natin na nahihirapan i-survive yung breakup. Namimiss ka mga kapatid. At kumbaga hinahanap-hanap nga po ang presence natin. Yung parang ayaw kanyang kumawala. Na kumbaga parang gusto mong bumitiw dun sa tali o lubid mga kapatid. Pero pilit kanyang hinihila. Naghahanap ng mga bagay-bagay para makontak ka. Tulad nga po na magtatanong kung sakasakali, bagay na dapat isaoli, bagay na dapat mong replyan para sa kanya mga utol. Ito po ay ibinabala niya at ipinopront po niya. Meaning to say ay ayaw ka po niyang mawala sa paningin or sa pakiramdam po niya mga utol. Ito mga kapapong ay kung alam mo kung paano lalabanan or gagamitin ay malaki po ang maitutulong sa'yo. Dahil obviously naman namimiss ka ng ex mo utol, dapat po natin talagang i-maximize yung space na ibibigay natin sa kanya dahil magiging very useful ito at talaga namang i-epekto sa kanya dahil nakikita na nga po natin na siya po ay dahan-dahan naapektuhan dito. Ayaw lang niyang aminin sa kasalukuyan dahil gusto niyang panindigan yung breakup. Pero kaya nyo po itong baliktarin kung magagawa nyo lang po yung tama. Last but not the least mga kapatid, dun sa ultimate signs na nakikita natin, pangatlo na po ito, ito po yung mga signals na sinasabi ko pong i-deny talaga nilang makipagbalikan. Pero mararamdaman po natin to at masasabi natin na sila po ay still in love, namimiss ka, or let's say attached pa rin po sa atin pag nakikita natin ang tatlong bagay na to. Meron lang po tayong dapat ayusin pag nakikita mo to mga utol. At ang pangatlo po dyan ay kung hindi po niya kayo pinapakawalan at ay parang nilalagay kanya sa friend zone in a positive way. Kasi merong friend zone na negative eh. Yung kumbaga parang patatahimikin ka. At sasabihin sa'yo magkaibigan na lang tayo. Iba po to ha. Ang sinasabi ko po rito mga kapatid ay parang lagi kang kinokontak, lagi kang tinetext. Parang gustong lagi kang kausap, nag-spend ng time sa'yo. Pero hindi ka binibigyan ng label. Kumbaga nilalagay kanya as friend mga utol. Ito po ay dapat baklasin natin at dapat ihinto natin in a positive way din po. Mga utol, bago po tayo matapos mga kapapong, kung gusto mo talagang malaman kung talagang mahal ka pa rin ng ex mo o kung ano talaga ang dapat mong gawin, ikaw po ba'y hahakbang papalayo sa kanya, aabutin mo na lang yung goal mo, ikaw ba'y maghihintay, ikaw ba'y mag-move on, simple lang po ang sagot dito mga utol at lagi na rin po nating ibinablog. Space.
Pagka tayo po nagbigay ng space, ay dito po natin malalaman kung paano po siya magre-respond. Naturally kasi, ang ex na may feeling sa'yo, ay hindi ka papayagang gumawa ng mga ganyang action. Siyempre, hahabulin ka mga kapatid, i-message ka. Or yung mga ex naman po na ma-pride. Alam naman po natin, at a certain period of time, magtitiis yan. Pero hindi rin po makakatagal dahil nga may feeling. So, aabutin ka pa rin mga utol. Magre-reach out sa mga kaibigan natin at minsan naman directly kakausapin or tatawagan ka. Kung halimbawa naman ay siya ay busy dito sa third party, space pa rin po ang sagot mga utol dahil dito natin malalaman kung bibitawan niya yon, kung ano man yung kumukuha ng attention niya at babalik sa atin. Titimbangin kasi kung sino mas importante. Kung halimbawa naman na career ang kanyang pinili at hindi po kayo mga utol, space pa rin po ang dapat nating ibigay. Dahil syempre kung halimbawa pinili niya yon at tayo po ay pinabayaan niya, it's not worth it na rin na ibalik ang ex na to. Dahil kumbaga, nakita mo na eh kung papaano ka inilagay pagdating po sa usapang career or usapang kung sino mas importante. So sa lahat ng mga bagay na to mga utol, ay kailangan din talaga ng espasyo at distansya. Kaya ako na po ang nagsasabi sa inyo mga kapapong, distansyahan po natin at malalaman po natin ang kasagutan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Siyempre po, huwag nating pabayaan. Suportahan po natin at tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. At siyempre po, alagaan po natin ang ating mga mahal sa buhay at ating pamilya. Papong TV po.